Good morning, dear brothers and sisters of Good Neighbor Christian Fellowship, as well as our relatives and friends and classmates, both here in the Philippines and in other countries. A pleasant Sunday morning to all of you. A day that the Lord has made for all of us again to gather in our homes, joining our hearts and our spirit in our praise and worship service today. The second Sunday of January 2022, January 9. Ang bilis talaga ng paglipas ng panahon. Several days ago, we were enjoying the Christmas season and the New Year's celebration. At ngayon, nakaka 9 days na po na nakaraan sa atin. And this is something that we have all to accept as a reality na mabilis ang pagdaan ng panahon. At tayo naniniwala na sa buhay at kalakasan na pinagkakaloob sa atin ng Diyos, nararapat lamang na ito ay ating ipaglingkod sa Kanya. Hinihiling ko po na makiisa kayo sa akin sa isang panalangin. Tayo po ay magyuko ng ating mga ulo, magpikit ng ating mga mata, at tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos sa umaga ito, the second Sunday of January, patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyong kagandahang loob, sa iyong biyaya na patuloy na ipinagkakaloob at hindi mo po ipinagkakait sa amin na iyong mga anak. So, maganda Panginoon ay narito kami upang patuloy muli kaming mag-alay ng aming paglilingkod sa iyo. At laki po ng aming pasasalamat, ng aming papuri, ng aming pagsamba, ang aming pong kahilingan na patawarin mo kami sa aming mga nagagawa o nagawang kasalanan, mga paglabag sa iyong kalooban at sa iyong kautusan. So, umaga pong ito, aming Diyos, inihiling po namin ang presensya ng Banal na Espiritu, ang patuloy na magbigay sa amin ng kapayapaan, ng kagalakan, ng pag-asa sa iyong hindi nagmamaliw na pag-ibig sa iyong mga anak. So, umaga pong ito, lumalapit kaming muli sa iyo upang hilingin ang iyong pagpapagaling sa marami naming mga kapatid, mga kaanib ng aming sambahayan na may mga karamdaman. O Panginoon, aming pong hiniling sa pangalan ni Jesus na kasihan mo sila ng iyong kahabagan upang sila, Panginoon, ay dampian mo ng iyong mapagpagaling ng mga kamay. While they will not see your hands, yet they will feel the touch of your power that gives them, Lord, joy and peace and assurance na in your own way, pagagalingin mo po sila sa kanilang mga karamdaman, mga mabibigat na mga karamdamang patuloy na nagbibigay sa kanila at sa amin ng kalungkutan. Subalit naroon ang aming patuloy na pagtitiwala sa iyo. Marami din po kami mga kapatiran na nakakaranas ng kagipitan sa kabuhayan, nawa aming Diyos, ikaw din ang magbigay sa kanila ng kanilang pangangailangan. Nawa, Panginoon, ay patuloy nilang maranasan na ikaw ang kanilang Jehovah Jireh, the God that provides for the needs of your children. So, maging to Lord, as we continue with our January message series, Insights from the Parable of Jesus Christ. Tulungan mo kami as we listen to Pastor Terribo na makinig, magkaroon ng inspiration, ng instruction, ng encouragement, ng challenge that we continue, Lord, to trust you. At sa pamamagitan ng mga parables na ibabahagi sa amin ni Pastor Terribo, magkaroon kami ng tapang ng aming pananampalataya na anuman ang aming kalagayan sa aming buhay, sa aming bansa, sa buong mundo, dala ng panganib ng COVID-19,
naroon ang aming patuloy na pag-asa sa iyong kagandahang loob. Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa aming nakikinig online, nanonood online sa pananambahan ngayong umaga. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Nariyan po sa ating screen ang mga pangalan ng nag-birthday. Nagdiwa na kanin ng kaarawan. Again, we say happy birthday and God continue to bless ang inyong mga buhay. At dagdagan pa ng Diyos ng araw, buwan, taon ang inyong mga buhay. At ang buhay nito ay naipaglilingkod natin sa ating Diyos. At sa umaga ito, nariyan din po sa ating screen ang ating Church Weekly Ministry Activities. Nawa ay magkaroon tayo ng kagalakang magpasya na dumalo sa anuman sa ating gawain. Lalo na po ang inyong mga anak na maliliit o mga apo na maliliit, let them join our Sunday online Sunday school sa pamumuno ni Kuya Romeo, ni Ate Blenny, at of course, ni Ate Puring. Ito po ay isang gawain ng ating iglesia na paraan upang patuloy din nating maabot ang pangangailangan ng ating mga bata na maaralan ng tungkol sa buhay ni Jesus at mga character sa Bible na kapupulutan nila ng aralin sa kanilang murang isipan at sa kanilang murang gulang. So, I encourage the parents and the grandparents to make sure that your children or grandchildren are involved in our Sunday school online sa ganap na ika-siyam na umaga. Sapagkat ang ating pong pananambahan ay sa ganap na ika-sampu na umaga. At tayo po ay patuloy na nakakatanggap ng paalala sa ating pamahalaan sa Department of Health tungkol po sa panganib, patuloy na panganib at banta ng COVID-19. Meron pong ibinahagi sa akin si Ate Puring na nakuha niya sa isang manggagamot na sinasabi ng manggagamot na bantayan natin ang limang simptomas na maaring maging dahilan na meron po tayong Omicron variant ng COVID-19. At ito ay mga sumusunod: sipon, ubo, lagnat, sore throat, at headache. Yan po ay mga dati, lagi natin sinasabi, these are symptoms of flu. E ngayon po, hindi lamang flu. Ano na, Omicron na. Kaya we should continue observing strict health protocol sa ating sarili at sa ating sambahayan. At in line with this reality sa ating kasalukuyang panahon, marami sa atin ang maaring nangangamba. Meron po kaming kaklase noong high school na several days ago ay pumanaw dahil sa COVID. Siya po ay isa naming, hindi lamang, I do not consider it only as a classmate but a friend. Siya po ay isang babae na meron siyang pastoral responsibility sa kanilang church. Yet, she got infected and she died. Kaya, nakakalungkot na yan ay nangyayari. Bangamat, tinatanggap naman natin na lahat tayo ay may takdang panahon. Yung nga lang, ating kahilingan nga sa Diyos ay mahabang buhay na naipaglilingkod natin sa Kanya. Meron pong sinasabi si Pablo sa kanyang mga panganib. Ito po ay nasa Romans 8:35. Ang sabi po ni Pablo, trouble, hardship, persecution, famine, nakedness, danger, sword, all of this, they will not separate us from the unfailing love of God. So Tagalog po, ang sabi niya ay, yung mga paghihirap,
eh marami po sa atin talagang aminin man natin o hindi, eh nakakadama ng kahirapan. Kapighatian, no, yung natinding kalungkutan, pag-uusig, gutom, kahubaran, panganib, o taba. Ang sabi ni Pablo, ang mga yan, hindi dapat maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. God's love will always be with us. God's love will always be available. Kailangan lang natin na ito ay ating pagtiwalaan at makadama tayo ng assurance. Kaya nga po, kagaya nung aking sinabi last Sunday, nung December, ang ating topic ay the unfailing love of God. At ito yung ating babaunin na katotohanan sa pagtahak natin sa 2022. At ngayon naman, buwan ng January, limang linggo po tayo sa January, ang ating pong message series ay Insights from the Parables of Jesus Christ. Noong nakaraan linggo ay maganda po ang simulang pahayag ni Pastor Ibo, at sa darating pang apat na linggo, we will continue to learn more about the parables and how it is impacting the lives of Christians today and how it is socially relevant sa ating kasalukuyan panahon. In the midst of these challenges, nais ko pong ibigay sa inyo ang isang tagubilin. Again, ni Pablo sa Romans 12:11. Ang sabi po niya, we should never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Sa Tagalog po, ang sabi ni Pablo, magpakasipag kayo, tayo, at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Hindi po dapat makasagabal ang anumang mga hamon sa atin buhay, sa atin pong taos puso, at masipag na paglilingkod sa Diyos. COVID or no COVID, God should find us zealous, faithful in serving Him wholeheartedly. Hindi po tayo dapat paapekto sa anumang mga kalagayan natin. Lahat po tayo daranas at dumaranas ng pagsubok. Pero lahat po tayo may nakalaang assurance sa pag-ibig ng Diyos. Sabi ko nga po, ang pag-ibig ng Diyos ay higit na makapangyarihan, higit na malawak kaysa anumang pagsubok sa ating buhay. Nawa ay maging kapakinabangan sa atin ang ating sama-samang panunambahan at sama-samang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang mensahe ng awiting napapakinggan natin, ang mensahe ng panalangin, ang mensahe ng aralin mula sa banal na kasulatan, ang magbibigay sa atin ng sapat na sandata para po harapin natin ang 2022 na mayroong tapang ng pananampalataya, may tibay ng pagtitiwala, at malalim na pagtatapat sa Diyos. Pagpalain ng Diyos tayong lahat sa ating pananambahan. Amen at amen.